Seryoso ang itsura ni Emilio habang binabasa ang balita sa dyaryo ng pag-angat at pagkilala ng kumpanya ng kanyang anak. Dahil dito, isang tawag ang natanggap ni Camille mula sa tatay ni Andre at dito ngay iniimbitahan siya nito na magtungo sa kanyang opisina. Pagdating doon ay agad siyang tinanong ni Mr. Emilio kung alam daw ba ni Andre ang pagpunta niya doon. Pag-amin ni Camille ay hindi nga raw ito nalalaman ng kanyang nobyo. Natuwa naman itong si Emilio sa sinabi ni Camille. Samantala, nagpaliwanag naman itong si Camille na kaya lamang daw siya nagtungo doon sapagkat nais nga daw niya magkaayos ang mag-ama. Tugon ni Mr. Emilio, mabuti na lamang daw at walang pinagbago ang motibo ni Camille. Liban na nga lang daw sa pagkakataong ito, siya na ay isang nobya ng kanyang anak. Kung noon nga raw ay naiimpluwensyahan na nito ang kanyang anak, paniguradong mas malakas daw ang kapit nito ngayon dahil mas naiimpluwensyahan na daw nito ang kanyang panganay. Naramdaman naman ni Camille na tila pangit nga ang tabas ng dila ni Mr. Emilio, kaya nagdesisyon na nga sana itong umalis, ngunit agad siyang pinigil nito. Ayon kay Mr. Legaspi, kinakailangan daw niya ang tulong ni Camille upang makumbinse ang kanyang anak na pumayag sa mga gagawin niyang revisions patungkol sa ginawa nitong kontrata upang magkapirmahan na at mag-launch sa susunod na Biyernes. Naisip nga rin ni Mr. Emilio na ibahin ang naturang venue tulad na lamang daw sa beach resort para maimbitahan na rin ang lahat ng kanilang kamag-anak at mga nalalapit na kaibigan. Pumayag naman dito si Camille at sinabing kukumbinsihin nga raw niya itong si Andre. Hindi pa man tapos magsalita ang dalaga, ay agad na siyang binara ni Mr. Emilio. Ayon sa kanya, ang problema ang kinahaharap niya ngayon sa pagitan ng kanyang anak ay siguradong maaayos din. Kailangan lamang daw nilang mag-focus sa agreement ng Link at ng United Tech. Speaking of agreement, inalok ni Mr. Emilio itong si Camille ng halagang 5 milyong piso upang iwasan lamang ang kanyang anak. Ayon naman kay Camille ay hindi niya nga raw nauunawaan ang ibig sabihin ni Mr. Legaspi. Paliwanag naman ang isa, nobody lamang daw itong si Camille na nagmula sa isang pagiging barista at ngayon ay isang vice president na daw ng isang kumpanya. Muli siyang tinanong nito at ginawang 10 milyon ni Mr. Emilio ang kanyang inaalok kay Camille. Ayon naman kay Camille ay nakakabastos naman daw ang sinasabi ni Mr. Legaspi. Dagdag pa nga niya, nung unang araw ay nais niyang magkaayos silang mag-ama, ngunit sa kanyang mga naririnig sa mga oras na to, tila ba tama nga raw ang desisyon ni Andre na wag na lamang makipag ayos sa kanyang tatay. Nagtanong si Camille kung bakit naisip nga raw ni Mr. Legaspi na peperahan lamang daw niya itong si Andre. Dahil daw ba sa kadahilanang nasagot niya ito noon o dahil sa sila ay mahirap lamang? Tugon naman ni Mr. Legaspi, simple lamang daw ang sagot. Ito ay dahil sa hindi niya nga gusto itong si Camille. Kumuha siya ng isang cheque at inabutan ng halagang 10 milyon itong si Camille ngunit hindi niya ito kinuha. Halatang dismayado naman itong si Camille sa mga nangyayari. Paliwanag niya, hindi niya kagustuhan na magkahiwalay ang mag-ama at siya lamang daw ang nangungulit sa kanyang nobyo upang magkabati silang dalawa. Sagot naman ng tatay ni Andre, susubukan nga raw niyang lapitan at makipag-ayos sa kanyang anak sa oras na mawala daw sa kanilang landas itong si Camille. Labis-labis naman ang kalungkutan ng dalaga na lumabas sa opisina ni Mr. Legaspi. Sa isang sulok ay napansin naman ni Camille ang family pictures nila Andre. Isang litrato ni Mr. Emilio ang pumukaw sa kanyang pansin at agad niyang kinuhaan ito ng litrato sa kanyang telepono. Naalala niya ang mga kwento ni Cedric kung saan nakilala nga raw ni Mr. Emilio ang nanay ni Andre sa Hong Kong. Ito kaya ang dahilan kung bakit kinuhaan niya ito ng litrato? Malalaman natin ang kasagutan sa susunod na eksena dito lamang sa Marry Me, Marry You. Don't forget to subscribe mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.